Okay, so hello, good day. So, ito po yung ano natin, yung laptop ng anak ko po ito. So, try po natin itong i-reformat. So, kanina po, naset ko na po yung USB flash drive. So, assuming may bootable flash drive po kayo, so, select na lang po kayo dito ng language to install, tapos yung time and currency. Then, click next lang po. So, piliin po natin yung Philippines po. Hanapin po natin yung English, tapos Philippines. So, yun, sa time and currency. Then, click next lang po. Then, install now. Okay, click natin. Tapos dito guys, yung gawin natin is, nandun kasi yung data ko sa drive D. Pili po muna tayo dito ng OS na gagamitin natin. So, piliin natin yung Windows 10, then Professional Version. So, hindi po advisable po ito. You need to obtain a license from the Windows po. Then, click lang ay accept. Click next, then custom. Custom po yung pipiliin natin kasi meron po tayong available data dun sa drive D. Tapos yung naka-installed kasi po dito na OS is naka-setup siya sa Saudi Arabia. So delete po natin yung drive C kasi medyo mahina po. Parang may virus yung laptop. Ay, hindi naman virus. Medyo fragmented lang siguro mga files. Click natin. Delete lang po natin yung mga partition. Then, makikita po natin unallocated po yung unallocated space. Okay? So, yung unallocated space, yung gagawin po natin yung primary na na storage natin for the operating system. So, nandun yung partition 3. Click next natin. Okay? So, sa area na po dito, antay lang po tayo na matapos po yung pag-load up ng file. So, yung concept po dito is, yung file sa bootable flash drive natin, ililipat yan dun sa hard disk natin para gumana yung laptop natin. So, in-install natin ngayon dito is a Windows 10 Professional na version, na operating system. So, we're doing this para magamit yung laptop kasi medyo may mga services na hindi gumagana sa setup ko siguro dun sa Saudi. So, second hand po yung laptop na pinili namin para sa anak namin. Medyo may kamahalan yung brand niyo. Kaya dito muna kami sa original. Pero solid naman siya kasi it's a 3 months na laptop. Binili dun sa Saudi tapos umuwi yung may-ari. Parang ganun lang, parang siguro binili lang tapos para ibenta dito sa Pilipinas. Okay, so medyo matagal to dito na process but we just need to wait. Okay. So next time gagawa rin tayo ng tutorial paano gumawa ng isang bootable flash drive para you can perform reinstalling or reformatting your laptop in case naka-encounter kayo ng problema. Okay, so mapapansin nyo guys, medyo mabilis to dito kasi binilisan ko yung speed niya para madali matapos yung video. Pero antay lang natin matapos guys. So yung naririnig nyo in background, nagluluto po kami ngayon ng ulam. Oh, so may background po na. Nagpreprito kami ng isda. Okay, so antay lang po natin ito matapos. So, nung una guys, usually yung bayad dito is 1,000 bawat install. Pero ngayon, karamihan, marami na yung alam nito paano gawin. So, nakakatipid ka na ng pera. Provided alam mo paano gumawa rin ng bootable flash drive. Oo. So, ganito lang guys kadali. Paano pag-install o pag-reformat ng isang laptop. Okay, so makinig lang po tayo sa niluluto namin dito na isda.
Okay, so medyo matagal pa. So getting files from files ready for installation. So makikita natin guys, parang yung concept dito is ina-unzip yung files para mapasa dito sa laptop natin. Okay, so pinapatrabaho ko to dapat sa mga estudyante ko, sa OJT student. Pero ako lang muna yung ginawa nito para makita din nila kung paano ulit. Okay, so finishing it up. So nandun na, na-install na yung features, then sa update ng operating system. So magre-reboot ito guys, magre-restart. Then we need to set yung ano natin, yung basic input output natin, yung BIOS na boot setup. So pindut po natin dito yung function key number 10. So depende po yun sa laptop. Yung iba, depende yung magpa-prompt dyan sa screen. Pag sinabing F2 to enter setup, then yung pindutin natin. Pero dito yung ano namin is function key number 10 or F10. Okay, yung pipindutin natin function key number 10 para ma-access. Okay, so dito yun. So loading. Okay, so either function key number 2 or function key number 10. Ayun. F10 to enter BIOS setup. So ito po yung BIOS setup na sinasabi. Then punta lang po tayo dun sa system configuration, then the boot options. Then change natin yung boot order. So ilipat natin yung arrow dun kay sa kanyang sa hard disk niya. Okay, so it will be the boot order. Lilipat natin boot manager sa taas. Andyan na yan. Then yung legacy boot order guys, make sure na naka notebook hard drive na siya in settings. Okay, so mayroon dyan guys selection, either you press function key number 5 or function key number 6 para mag-change yung order. So lilipat natin sa taas. Yun. Nasa taas na. Then the same thing din sa hard drive natin. So yun. Then save changes, then click yes. Para mangyari guys, yung ilo-load up na ng system ay yung laptop na hard disk na. Hindi na papasok dun sa bootable flash drive natin. Kasi pag hindi natin naayos yun, babalik na naman yun sa umpisa pag-install ng operating system natin. So yung ginawa natin dun, kaya lilipat ulit natin yung kanyang boot sequence or the boot order. So depende yan guys sa laptop, sa uri ng laptop. So ito ng laptop na to, medyo iba pa yung ginagamit dito guys, kaya ganun yung setup. While yung mga bagong laptop sa ngayon ay ano na, you can use the mouse para pag-click dun sa mga settings, configurations, dun sa BIOS setup. So, meaning ito na laptop, medyo, ano to, medyo luma din ito na laptop. Pero importante nagagamit para sa online class. Luma na model, pero bago na, ano? Bago na bili. Parang ganun. Okay, so antay lang natin, getting ready. So mangyari guys, we need to connect our Microsoft Education account dito para we can have all the settings. Then set natin yung region natin guys sa Philippines. Okay, the keyboard layout US. Skip lang yung keyboard layout. Then connect natin sa internet natin para mas maganda. Then okay, continue to limited setup. Okay, so connect natin. Okay, sa research. So, andito kami sa research office.
So try to connect this ethernet para mas ano, mapadali din yung setup para automatic ma-integrate natin yung account natin. Okay. Connect lang natin. Pero pag wala kayong internet, guys, you can install naman kahit walang internet connection. Piliin nyo lang yung limited setup. Pero dito may internet tayo, then we need to connect to the internet. Okay, so andito na tayo, guys. So we're successfully installed yung Windows 10 Professional natin sa laptop ng anak ko. Okay. Then since connected tayo sa internet, it will try to set up as a user, parang valid user na magkoconnect every time you'll be asked to open your laptop. So we like to set up. So set up po natin sa personal use lang natin. Then dito, lalagay natin yung email natin na connected kay Microsoft. Okay, so ito yung email ko na connected. I do have an account here. Then yung maganda dito, guys, kasi ito rin naka-login ko dun sa isa kong laptop. It will automatically sync yung settings ko sa isang laptop papunta dito sa bagong laptop. Okay, so pag nakalimutan ko, then I'll simply use the PIN na lang. Okay, so naghingi ako ng PIN, ng code, para malagin. So, para ma-send yung code dun sa email ko. Okay, just need to secure the my email. Then, pag na-receive mo na yung code mo, guys, you just need to type in here yung code para ma-access yung laptop natin. Kumbaga dito tayo nag-create ng account automatically. Okay. Yun. So, we need to create our PIN. Para every time yung laptop yung open, meron siyang PIN code para ma-access. Okay. So, after nito, guys, we're going to set up also yung ano natin, yung Microsoft Office 365. So, later, guys, pakita ko sa inyo paano din pag set up yung Microsoft Education account natin para ma-access natin ng libre yung Microsoft Office 365. Okay, so simply follow the instructions lang, guys, on how to set up. Yung iba dito, example dito, backup, only save files to this PC. Pwedeng ganun. Okay. Then, this might take several minutes. So, after this, ilo-load up all the resources. Then, automatically, we're able to successfully install and sync yung account natin sa laptop na to. Okay, so, thank you guys for watching my video. Hope you are able to follow the instructions how to reformat your laptop. Then, for more updates, guys, please continue to watch and subscribe to my YouTube channel. So thank you for checking in, guys, and see you in my next video on how to install the Microsoft Office 365 using your Microsoft Education account. So thank you.